Ipinangalan sa isang babaeng Katanduanon na war veteran ang newly inaugurated diversion road sa bayan ng Baras, Catanduanes sa pagbubukas nito sa publiko nitong 15 ng Enero taong 2024. Sunod sa ngalan ng namayapang ina ni TGP Party List Representative Jose Bong Teves Jr. na si Second Lieutenant Maria Joson Teves ang pangalan ng newly inaugurated diversion road ng naturang bayan. Nagkakahalaga ito ng 120 milyon o 120 million pesos at mayroong kabuoang haba na 426.5 meters at nagdurugtong sa Barangay Usmeña at Bagong Sirang sa Baras, Catanduanes. Sa panayam ng BHTV News kay Baras Mayor Paulo Teves III, sinabi nito na malaking pakinabang ang pagkakatatag ng diversion road at naniniwala itong magbibigay daan ng kalsada sa pagbubukas ng mga oportunidad para naman sa kanilang munisipalidad. Itong diversion road na ito, maraming mga oportunidad na matutulong sa aming bayan. Siyempre yung mga ito ay magiging sentro ng komersyo dito sa aming bayan. Pwedeng tayuan ng mga ibang establishment para sa paglago ng ekonomiya dito sa bayan ng Baras. At yung accessibility, makakabawas ito sa traffic sa poblacion area dito sa aming bayan. Bubukas ang daan na ito sa mga tourism area, lalong-lalo na ang Baras ay tourism capital sa probinsya ng Catanduanes. Kilala tayo sa mga destinasyon tulad ng Binurong Point at Puraran Beach. Mas magiging accessible ang ating mga tourism sites dito sa ating bayan. Nagpasalamat rin ang alkalde ng bayan sa dalawang kongresista na nakatulong ng LGU upang gawing realidad ang naturang proyekto. Papasalamat tayo unang-una kay Deputy Majority Leader Congressman Bong Teves ng TGP Party List at syempre kay Chairman Committee ng Appropriation si Congressman Saldico sa pagsuporta nila at pagbibigay atensyon sa project na ito at napondohan itong ating diversion road na itinayo dito sa bayan ng Baras. Ang Maria Joson Teves Diversion Road ay isa sa mga pangarap na proyekto ni TGP Party List Representative Jose Bong Teves Jr. sa unang termino pa lamang nito bilang Party List Representative. Bukod sa accessibility sa tourist destinations, pagbawas sa trapiko at pagpapalago ng ekonomiya, layon din ang kalsada na hindi nagibain o bawasan pa ang mga pribadong lote sa kabayanan para sa road widening. 2020, nag-start kami magpahanap ng pondo rito. Nung first term ko as a congressman, 18 congress, sabay ko po si congressman Saldico para magkaroon ng pondo. Ang initial namin dito ay 60 million pesos. And then after my second term, ito ngayon, nagpalagay uli ako ng another 60 million pesos. Ang purpose po nito ay para magkaroon ng luwag at hindi na masyadong dumaan sa sentro ng Baras ang mga pumupunta ng Higmoto at ng iba pang destination ng bayan ng Baras, lalo-lalo yung mga tourist destination. Double purpose ito. Unang-una, ito ay panangga din sa baha. Kung nakikita nyo, nandyan po yung river at isa rin itong panangga at flood control. At the same time, para hindi na po tayo mag-widening ng 1 meter sa left, 1 meter sa right, is halos 2 meters ang mawala at yung mga bahay na matatagal na nakatayo is maapektuhan sila at pagdaan at marami pang proseso. Alam naman natin sa road widening, kailangan pang bilhin ng government ang lupa na tatamaan. Kaya naisip ko na lang na i-divert na lang ito at magpagawa ng isang diversion road. Ipinabot naman ni Catanduanes Vice Governor Peter Cua ang kanyang pasasalamat sa kinatawan ng TGP, lalo na sa suporta nito sa mga programang pang-imprastruktura. Maswerte kitang mga taga-Catanduanes, taigwakitaning sarong lehislador sa Kongreso sa persona ni Congressman Bong Teves na ang mayormenteng kaisipan, iyo ang mapalinas ang programang pang-imprastruktura digdi sa satuyang isla. Mga programang makakatabang na mapauswag ang satuyang ekonomiya asin na simbagan ang mga magkapirang pangangaipo kang satuyang mga kahimanwa digdi sa satuyang probinsya. Sa ngaran ka probinsya ni Catanduanes, nagpapaabot kang sakuyang dakulang pagpapasalamat sa imo, Congressman Bong, sa imong espersos asin pahinguha
na mapunduhan ining Maria Joson Tebes Diversion Road Project na sa tuyang pinag-inagurar ngunyan aldaw. Siring man mabalos sa mga naipapaabot mong mga tabang asin asistensya sa tuyang probinsya na padagos na pinakikinabangan kang sa tuyang mga kahimanwa digdi sa Catanduanes. Ang bayan ng Baras Catanduanes ay kinilala ng National Economic Development Authority o NEDA bilang ikalabing siyam sa mga syudad-munisipalidad sa buong bansa sa economic dynamism na nangangahulugan na pagiging kaakit-akit nito sa mga investor. Sa pagtatatag ng mga karagdagang infrastruktura, inaasahan na lalo pang mapapalakas ang turismo at makakakuha ng maraming investors ang bayan ng Baras, gayon din ang probinsya ng Catanduanes. Mula dito sa Baras Catanduanes, nag-uulat Juan Carlos Aguirre, BHTV News.